mga viewers. Welcome sa Delmas Garden. Ngayong araw, magbabasa tayo ng mga comment at saka mga katanungan tungkol sa ating banda or cage. Hindi natin kasi dami na kasi ang nagatanong at comment. Hindi natin sila agad masama, hindi natin agad masagot, pero paunti-unti masasagot din natin yan lahat. Okay? Unahin natin ang comment. Babasahin natin ha. Comment ni Glyzel Mega Ite. Pwede po ba makabili ng banda ninyo? Super ganda kasi, nakakaingit po, sana mapansin po ninyo ako. Sa ngayon po kasi itong mga natin, nakahilira na mga bulaklak, order na po ito. Siguro baka sa mga susunod, sa sunod natin ito, marami pa rin naman tayong may mga spike. Baka pwede na. Taga saan po ba kayo? I-comment lang. Okay. Sunod na comment kay Marilo Almudel. Thank you po, Nanay Dilmat. Dami kong natutunan sa'yo, lalo na kung paano mag-alaga ng kids. Thank you rin sa pamanood. Kay Matthew Frenzy Ramos. Matthew, maraming salamat. Alam ko lagi kang nagko-comment sa ating video. Wow, ang gaganda po talaga ng mga orchids nyo. Thank you very much. Dito naman kay Carmen Mendoza. Naging taga-subaybay nyo rin po ako sa bawat vlog nyo. Thank you po, Ate Dilma. Marami ako natutunan sa paghahalaman nyo. God bless you. More grace and blessings be with you. Thank you very much din po. Dito kay Minita Alansalon. Hi! Sabi ni Ma'am Ninita Alansalon, smart idea, organic recycled water, conserved water. Thank you, Ma'am. So, isusunod natin ngayon ang mga katanungan. So, simulan na natin dito kay R3 Alipio. Nanay Dilma, pwede ba i-cutting yung hybrid vanda para dumami? Salamat po. Sa pagkakating naman, depende po yun sa, di ba nang nakaraan, nag-vlog tayo na pwede natin sila ikakatings kung meron na silang mga ugat sa taas, yung gaya nito. Kagaya nito, ito, nakat na ito. Kasi tingnan nyo, wala na yung pinakababa niya. Basta may upper roots yan, mga 2 or 3, pwede na natin ikakat. So, kagaya nito, mayroon siya mga api roots na mga magaganda ang roots niya sa taas. Pwede din po yan ikakat dito natin sa baba. Pero dahil mayroon siyang bagong spike, sayang naman din, baka magtampo din yung spike. Antayin na lang natin, mamamatay yung pag nagbulaklak at saka papatay na. Saka na natin ikakat dito. Katulad nito, ito, kinat natin. Ito, tingnan nyo, wala na nga yung ilalim niya. Kasi, ito na yung kinat natin, ha. Gaya nito. Nagkat tayo ng may mga roots na sa upper roots niya. So, ito na ngayon, ito, suhi niya na ito. Diba, nakita niya ito, yung pinakaibaba niya. Nagkaroon na ngayon ng suhi. So, antayin na lang natin yan, na magkaroon din yan. Ito, pag maglaki na, magkaroon din ng sariling roots. Kana naman natin yan, ikakat. Kagaya rin din ito. Ito rin, kinat din natin. So, safe yan mag-cut. Basta mayroon na siyang stable na upper roots. So, ito tingnan nyo rin. Tingnan nyo, diba? Kinat din natin yan. Yan, mga suhi niya na rin yan. So, ganyan tayo pwedeng magpapadami. Dito naman tayo kay GR Marcelo. Anong fungicide po ginamit nyo? Okay, sa fungicide po, ginagamit natin ngayon dithin. Dithin na pangfungus. Pero sana yung nawala na kasi yung walang stock yung fungus free. Mas maganda talaga sana yon, fungus free. Dahil wala siyang stock ngayon,
ano lang muna ang ginagamit namin, yung Dithin. Okay? Sunod, kay Yuli Makaalay. Tanong niya, yung mga banda ko payat at ayaw magbulaklak. Ganito po yon. Kung payat yung mga banda nyo, yung ginagamit ko kasi dito, yung RBB, Rapid Bloom Booster, so RBB. Sinasabay ko siya sa pampabulaklak yung foliar. Foliar in sinasabay ko yan. Pero bago tayo mag-ano niyan, every 7 to 10 days interval. So makikita nyo kasi pag sabay na yung sabay natin, hanggang pag nag-spray tayo hanggang taas, mula sa taas hanggang roots banda, para makuha nila lahat yung pampataba at saka pampabulaklak na rin. Nancy, once or onsi? Hindi ko kasi maano yan, once ba yun or onsi? Bahala na kayo. Nanay, taga Puerto po ako. Nagbibinta po kayo ng seedlings ng orchids. Dahil sa ang orchids natin, dahil marami silang, marami kasing na bumibili rin, medyo pakunti na yung ano natin, mabagal kasi ang ating seedlings. So, sugo hindi pa kami magbibinta. Yun na ano din namin, na tuwing may mga kagaya nito na may mga suhi siya, kinukuha na lang namin yung suhi, tinatanggal namin yung sa upper para yun hindi kami maubusan ng banda. Flowering size na kasi minibinta namin, yung talagang may mga bulaklak na, so hindi kami nagbibinta ng mga seedlings dahil yun na rin ang pinapadami namin, yung seedlings. Sunod kay Lorna Ojoilan. Hi po. Tanong lang po, paano ka ba maglagay ng fertilizer sa araw-araw ba? Yung paglalagay natin ng fertilizer, kung sakali may mga bulaklak na rin yung ano natin, fertilizer lang, pwede rin yan 10 to 14 days maglalagay tayo. 10 to 14 days. Yung RBB, yung powder po yan. Kailangan pag naglagay tayo sa, halimbawa, yung 1.5, lagay tayo ng isang kutsara, ilalagay natin doon, i-mix muna natin bago natin ilagay sa sprayer at i-spray. Spray lang kasi ang ano namin dito, paglalagay. Sa atin namang dinro, iba naman ang ating pang-fertilizer doon, usumukot yun. Yung inalagay-lagay lang natin pakunti-kunti sa paligid niya, pero once a month lang yun. Yung RBB, pwede man din gagamitin sa dinro, pero spray mo pa rin kasi powder nga siya. So yun, kung gusto nyo rin isprayan yung dinro nyo, pwede rin, i-spray nyo rin. Pero hindi yung sabay-sabay ha, sa usmukot at saka sa ano, bigyan nyo rin ng halimbawa once a month lang din. Kasi may RB, mayroon na kayong usmukot. So, pwede nyo kahit once a month, isprihan nyo yung dinro. Okay? Sunod, kay takatanungan ni Rosie Silingkong, bakit naging purple ang leaves ng aking ground orchids? Purple. Ang dapat kasing leaves niya ay green. Baka siya kulang sa init, kasi ang ground orchids kailangan sa initan. Kung hindi siya kulang sa init, nasa initan din siya at matalagang purple pa rin, ilagyan natin ng abono, baka kulang siya sa nutrients. So lagyan natin ng mga matatabang ano, yung mga kahit na mga organic fertilizer na lang, nang yung lupa natin ay may mga fertilizer din, kahit yung mga damod ba na mga tuyo na, o may mga ano kayo ng palay na bulok din, dumi ng hayop yon sa mga kalabaw o rabbit, ganon. Okay, tapos
Tanong din ni CG Autentico. Ano po ang kailangan gawin para maging healthy po ang orchids? Orchids ba ang sinasabi nyo? Yun na nga yun, anuhan natin ang lagi alagaan natin sa abono. Yung kailangan lang natin yung hindi siya sobra sa init. Hindi masobran sa init. Kasi kung masobran sa init, talagang naninilaw siya. Tsaka hindi siya healthy, laging ano. Kadalasan pa naman din ang ngulubot sa sobrang init. At saka, lalo na kung may mga kagat-kagat ng hayop, baka may hayop din, mga langgam. Isa din yan sa nagapa ano sa ating mga orchids. So, sunod natin yung shout-out. Pa-shout-out si yung plantita Nunan Normi channel. Hi sa plantita kay Nunan Normi. Thank you din sa panonood ng video. Sino pa? May nakakaligtaan pala tayong katanungan sa kay Ana Marie Alarcon. Hello Ate Del, bakit ang orchids ko may bulaklak na sana pero hindi natuloy ang bulaklak? Nalanta. Ano yun, ate? Thanks po. Kung minsan yan, kung bakit hindi natutuloy yung orchids, ang bulaklak natin, na ano niya, baka inaano ng mga hayop-hayop. Kagaya ng, gaya nito may langgam mo. Hindi tayo makapag-spray kasi sige ang ulan dito sa amin. Kaya nila langgam. Yan, pag inaano ng langgam, dinadapuan ni sila ng langgam at saka mga insekto. Hindi natutuloy yan kahit sabihin na natin may spike pa yan. Pag hindi natin naasikaso na isprihan ng mga insecticide, hindi rin matutuloy yan. Shout out ko ulit dyan sa pinsan ko kay Niliong at saka sa kanyang anak, si Melchi. Hi, kumusta na kayo dyan? Thank you din sa panonood. Kay Inday Pat, kay Tata, sa lahat ng mga pinsan ko dyan sa Negros. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po. Sana may natutunan din kayo sa ating mga paliwanag sa inyong mga katanungan. Sana nasagot ko inyong mga katanungan. At maraming salamat din sa mga nag-comment. So hanggang dito na lang. Huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa ating sunod na video. Thank you ulit.